Putlon kay buwang na siya. Butang ko laman ni sa kuan. Di na siya maunsa. Hello everyone! Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video ay, samahan nyo ako guys, pagpatuloy pa rin po natin yung pagtatanim nitong ating mga cactus and succulents. So ito po ay, meron po akong meron pong nakita yung aking husband po ng isang palayok sa ating sa likuran po guys ng aming bahay. So ito po ay isa po siyang palayok. Ito po ay wala pong butas guys. So ayan, hindi ko na po siya binutasan at naisipan ko pong dito ko po itatanim yung ating mga cactus na tinanggal po natin dun sa ating maliliit na pot. So ito po yung ko na po sila guys, yung ipaghalo-halo ko na po dito sa ating palayok. Napakaganda po ng ating palayok guys dahil nag-absorb po siya ng water dito sa ating soil mix, sa ating soil. So okay lang po pag wala po siyang butas pero huwag po nating laging diligan itong ating mga cactus. Siguro lang siya, ilalagay ko to sa yung shaded na pwedeng maambunan ng ulan yung ating cactus. Pero hindi ko po siya laging didiligan. Siguro magbibigay lang po tayo ng konting water dito sa ating cactus. At yung ginawa ko pong soil mix dito sa ating palayok guys, ay po siya, less soil, then more on rice hull. Dahil itong ating yung ating mga cactus and or yung ating cactus na natanggal dun sa ating mga maliliit na pot ay maganda yung kanyang soil mix dahil meron siyang pumice na halo. So ayan, at rice hull, more on rice hull lang po ako dito sa ating ginawang arrangement na cactus dito sa ating palayok para hindi naman po ma-stuck yung water dun sa ating soil. So pag magdilig po tayo ay madali po siyang ma-absorb ng ating palayok. Kasi maganda tong palayok guys, pag ilagay nyo lang po dun sa shaded, medyo shaded light, bright light na area yung ating cactus and succulent. Hindi po nauulanan, okay lang po yan. Dahil yung ating palayok guys ay malamig po siya, hindi po siya mainit. Then nag-absorb siya ng yung excess water sa ating soil. So ayan, okay lang po yan guys dahil yung ating mga cactus and succulent naman po ay meron naman pong mga water or meron po silang water sa kanilang katawan or sa kanilang mga dahon. So okay lang po na hindi po natin sila palaging diligan. So heto po yung ating Mendocei Marinae na succulent. Magka-cut po ako dito guys. So ito po yung kagandahan sa ating Mendocei and Marinae. Palagi ko pong sinasabi na Mendocei at Marinae guys dahil nalilito po ako dito sa ating halaman. Ayan, at heto po siya ay nilagay ko lang po siya sa bright light shaded area dahil madali lang siyang lumago pag nalagay po natin siya sa shaded na bright bright area. So ito po yung ilalagay ko dito sa ating palayok. Cut lang po tayo ng succulents, then direkta ko na po siyang itatanim. Din na po ako nag air dry dahil dry naman po yung ating soil.
So, okay lang po yan. Hindi po sensitive na succulent itong ating Marinae Mindusei. So, ayan. Ito, isang puno lang po to, guys. Then, ano, madali lang siyang lumago. So, ayan. Ito po yung nagustuhan ko sa ating succulent dahil ano lang siya. Mga 1 to 2 months, yan, lumalago na po yung ating mga succulent. Then, pwede na po natin silang ipropagate. So, ayan po yung ginagawa ko. Nagpropagate po ako palagi ng ating succulent para ano, meron naman po tayong magagawang mga iba't ibang arrangement dito sa ating mga cactus and succulent. Then, itong ating mga cactus, guys, ay ano na siya, puro na siya mga propagation din po natin. Ayan, yung ating mga nakuhang dahon, ayan, ilalagay ko lang po dyan sa ating pinagkuhanan ng ating Mindusei o Marinae. Okay lang yan, guys, dahil ano, para na po yan sa ating propagation, leaf propagation. Ayan, at pupunuin lang po natin yung meron pang space na, kung meron pa pong space, ayan, punuin po natin ang ating mga cuttings na succulent. At hindi po natin siya didiligan, guys. Ayan, at ilalagay ko po ito sa shaded lang na area na merong bright light, then hindi po siya nauulanan, then siguro pag walang ulan, magdidilig tayo konti lang. Then, pag may ulan, ano lang siya, ambon-ambon lang siya. At ito na po yung finished product. Ito na po yung ating mga cactus and succulents sa isang palayok. At ngayon naman po, guys, ay ipapakita ko po itong ating Kalankawi Gastonis. So, yan po yung update sa ating Kalankawi Gastonis. Napakaganda at mature na po yung kanyang flower. Ang haba po ng kanyang flower, guys. Ang taas pala. Parang dalawang roller, more than 2 feet na po yung ating flower. So, ito po yung ating flapjack. Napakalapad na po ng ating flapjack, guys. Ayan yung ating palanggana ng Kalankawi. So, ngayon guys ay naisipan kong putuli na itong ating flower ng ating Kalankawi Gastonis. So, ayan at ano na siya, mature na siya guys. So, kailangan na siyang putulin para ano naman, mabigyan naman po tayo ng baby ng ating Gastonis. At yung ating flower, guys, ay naisipan kong siguro ilalagay ko siya sa isang flower vase. Dahil ito ay na-try ko na pong lagay ng bulaklak ng ating Kalankawi sa ating flower vase. Then, ito. At puputuli na po natin yung ating Gastonis. Okay lang yan, guys. Then, siguro mga ilang weeks ay ano naman, magpuproduce po siya ng another baby dito sa ating succulent. So, ayan po. Ganyan po ka haba yung ating flower ng ating Gastonis. So, ayan na po yung ating nakat na Gastonis. At ano, tanggal lang po tayo ng mga ano guys, yung dry leaves dito sa ating mga succulent. So, aayusin lang po natin konti itong ating succulent para hindi naman po pagmahaya ng mga milibag at mga langgam yung ating mga succulent. So, ito sila guys ay hindi ko po dinidiligan. Then, ano na po sila kasi nakalagay sa rain or shine. Then, yung ating Kalankawi ay hindi naman po kailangan na diligan. Dahil ang dami po nilang water sa dahon, guys, sa kanilang dahon. So, ayan yung ating flapjack at hindi pa po siya nagbigay ng babies. At medyo basa po yung soil ng ating Kalankawi, guys. So, hindi na po ako magdidilig dito. Hihintayin ko pong mag-dry yung kaniyang soil. So, siguro
hayaan ko na lang po yung ating kalankawi gastonis dito sa ating flapjack, guys, dahil ano, para meron naman pong siyang kasamang magsisip-sip po ng, or magsisip-sip ng excess water dito sa ating soil dahil sobrang basa po ng soil ng ating flapjack. So ayan, at siguro tatanggalin ko lang po yung isang bulaklak natin dito or isang ornamental plant dito sa kaniyang side or sa gilid ng ating kalankawi para ano naman po, makareceive po ng light yung ating mga dahon dito sa ibaba po ng ating flapjack. Ayan, napakalaki na po ng ating flapjack, guys. So dito ay hindi po tayo nag-fertilize ng ating succulent. So hinayaan lang po natin yung rizal na po ang kaniyang silbing fertilizer dito sa ating mga kalankawi. At ito na po yung ating napakagandang bulaklak ng ating gastonis. Nailagay ko na po siya sa isang maliit na flower vase. So ayan po yung ating kalankawi. At ibabalik ko na po sila doon sa kanilang location, guys, para masinagan po sila ng araw. So heto naman po ay meron pong nagbigay sa ating ng isang napakagandang ornamental plants. So, ano po ito, guys? Hindi po ako sure sa ID nito, pero para po siyang cardboard na philodendron or rainforest. Tama ba? Hindi po kasi ako familiar sa mga ganitong klaseng halaman. And that's for today, guys. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod nating video. Thanks for watching!